Kausap niyo naman po si Ma'am Daisy Wells ng Texas, USA, and nirereklamo niya ang kanyang kapatid idol dahil pinagbabawalan daw po siya nitong makita o makausap ang kanilang nanay idol na nasa pangangalaga daw po ng kanyang kapatid. Ayon po kay Miss Daisy Idol, ubod daw po ng sama ng ugali nitong kapatid niyang si Elorde Sanchez na nandito po sa Pilipinas. Okay. Miss Daisy Wells, all the way from Texas, USA. Miss Daisy. Yes, sir. Madaling araw po dyan, ma'am. Madaling araw po. Ito pong kapatid nyong si Elorde, pinagkakait sa inyo makausap yung inyong mama. Bakit po? Anong problema? Kasi sir, for the past 9 months na po, sir, hindi na kami nakausap ng mama ko sa landline. Ayaw ng kapatid ko kausapin ko siya. Bakit daw po? Ayaw niya daw niya po. Kasi ayaw niya na marinig yung boses ko. Kasi sabi ng mama ko, magsilos daw siya pag marinig yung boses ko. Kung tatawag ako sa kapatid ko, sa pamangkin ko, yung sounds ng music, parang talagang i-loud yung voice niya para hindi ako marinig ng mama ko. So 9 months, sir, hindi na ako nakatawag sa amin, ng bahay namin. Bakit po siya nagsiselos sa inyo, doon sa mama niyo? Kasi gusto daw niya kung tatawag ako, magpadala ako ng pera. Sabi ng kapatid mo, magpadala ka muna ng pera bago mo makausap si mama mo? Opo, sir. Oh, eh, blackmail no. Yun. Mukhang pira yung mga tao dun, sir. Gaano na katagal niyo, ma'am, di nakakausap yung mama niyo dahil nanghihingi ng pera? Itong si... 9 months, sir. Hindi ko na makatawag sa bahay namin, sir. Pero pag nagpapadala ka ng pera, pumapayag na makausap mo yung mama mo? Opo, sabi ng mama ko, sir, yun ang sabi ng kapatid ko. Yes, sir. Alam ba ito ng mama mo? Yes, siya nagsabi sa akin, sir. Siya nagsabi. Sabi ng mama ko, kung tatawag ka, tatawag daw ako sa pamangkin ko, pero sa layo daw kami, sa SM or sa malayo, hindi sa bahay namin. Sabi ko, bakit hindi sa bahay natin? Bahay ko yan. Bahay ko yan. Pinatukod ko yan sa inyo ng papa ko. Ah, bahay mo yon. Tapos doon nakatira yung kapatid mo si Elorde. Opo, sir. Eh, pwede natin palayasin. Ano, gusto mo palayasin natin? Sabi ko ng mama ko, palayasin daw ako. Palayasin. Sabi ng mama ko, ako na lang aalis. Sabi ng mama ko, ako na lang aalis. Ay, sabi ko, hindi yun pwede. 80 years old ka na, sila ang aalis. May kasi buried na sila. Elorde, magandang hapon. Magandang hapon, Idol. Okay, so ang may-ari ng bahay na yan ay si Daisy. Hindi yan totoo. Malaking sinungaling. Sino may-ari ng bahay? Yung ama ko. Nasaan si Daisy maskin isang sintimos, walang bigay dito ang bahay. Bakit ayaw mo pakausap si Daisy sa mama mo? Una, hindi yan totoo. Si mama ang makasagot. Puro lang yan drama, Sir Idol. This actress yan, mahilig, maghilak, magsalita. Oh. Yung mga sinabi niya, puro lang sinungaling. Oh, sige, kausapin ko ang mama mo. Pwede makausap? Okay, oo. Oh, malis ka muna sa tabi ni mama mo. Nay, totoo ba na itong si Daisy ay ipakiusap ni Elorde sa'yo? Kaya si Elde, wala mangguan di rin ako, di ano na ako, di ka mas buhay pa sa mahal na anan ako ipon. Pero kaya si Daisy, ay pagtuwa na, may pakalaydan na. Huwag maniwala kay Daisy dahil sinungaling si Daisy? Nga namang gisulti na di magtuo kay Daisy, ba't mo nasabi? Di may mutuo anak, di may mutuo, nalibga na anak, na nagminti, nagkuan pa. Para sa yang pakautok yang nagbintik utok. Okay. Sabal. Sabi mo ayo mami, oi Daisy, mag-isulya mi di pa. Miss Daisy, ang sinasabi ng mama mo, huwag ka raw paniwalaan kasi misira ka raw sa ulo. I run a multi-million dollar company in United States of America. Sira ng ulo. My mom is controlled by LD. My mom sent me a video
video call. I'm scared of LD. My mom is controlled. I have 7 brothers. Only LD allowed to be there to visit my mom, to live there. He's living with my mom since my dad was okay. alive. Ma'am, sino itong ano, yung pinagsindi ng kandila tapos militrato? Oh. Ano ito? Oo, yung asawa ni LD, sabi nila patay na daw ako. Ko sinindan niya ako ng parang patay na ako na. You're dead to us. The reason they controlled my mom have 68,000 a month. Oh. 68,000 a month from my father who works so hard. He's a major police. My mom is controlled. I'm the only daughter of 8 children. I help everybody. I run a multi-million dollar company, United States of America. I'm not crazy. You can see all my Facebook, Steve Wells Facebook. I help everybody in the Philippines, senior citizen, my neighborhood. I help everyone. LD must go out in my parents' house that I built, that I helped for my parents' house. LD must go out so my brothers, my 7 brothers, my siblings, and my niece, my nephew can openly visit my mother in okay. my mother's house. Okay, so ang gusto niyo po mangyari, makausap si nanay niyo. Eto ma'am, may pagkakataon niyo na makausap si nanay niyo. Nay Lorde. Oo. Oh, kausapin niyo na po muna si Daisy. Bigyan ko kayo ng pagkakataon. Usap kayo ng dalawa. Apo, nay po, magkuhala. Sir, nay po, magkuhala ng amay na naman sabi. Ha? Ang mga istorya sa mga karaan naman, na mga karaan na na. Peace naman sabi, may nami, para sa mayo nami. Pwede ba magsulti anay ka mo ni Miss Daisy? Ma'am Daisy, speak in English para maintindihan namin. You spoke in English. Kasi kung pareho kayong Bisaya, di kami maintindihan. Mag-English yung kayo, ma'am, para mag-English din to si madam. Para mas, kasi English na intindihan ng lahat. Kaya naman sa Bisaya. May bulo ka mag-English, ma'am? Wako'y English naman, kaya wako'y grado. Okay. Sige, Tagalog. May bulo ka, Tagalog. Tagalog. Wala, adyan po kayo sa Tagalog. Ako nga mo, ano, ha? Bisaya na dyan, wako'y Hapon, wako'y in English. Walang Hapon. Hapon na tamay. Why in English? Why Hapon? Why sige, ma'am. Kausapin niyo na po nanay niyo, Miss Daisy. Ma, nagsulti ka na ako, ma. Last week, ningon ka na ako. Mag-istoryahay ta. Kay mahadlog kang LD, ma. Ikaw mismo nisulti na ako. Mauna imunggi ka hadlog kan si LD, ma. Nga naman ka nga, mahadlog man ka. Ikay nagsulti na ako. Nga mulayas na lang ka, mangita na lang kang balay. Nay! Ano man ka? Nga nay, mamili pagpuyo. Ay. Nay, kausapin ko si Lorde. Oo. Lorde. Oh, sir. Kukontak kami ng pulis para imbestigahan itong sinasabi ni Miss Daisy. Oo. May pupunta diyan taga MSWD at saka may pupunta diyan pulis, imbestigahan ka. Oo. Payag, wala problema, sir. Kasi ako tinatago. Umingi ko rin ng pera kay Daisy. Yan ang malaking sinungaling, sir. Tanungin mo yung mama ko. May isang kapatid ka pa gusto makipag-usap sa amin. Si Junior naman to, iba pa to. Junior. Hello, sir, idol. Idol rap, Rapi. Oh, isa ka sa mga kapatid. Kapatid, ikadawa ko, idol. Okay, so... Ikadawa ko niya, idol. Oh, ano ba itong reaction mo dito sa away ng mga kapatid? Grabe man akong iso na, idol. Sukat doon sa una, idol. Ay, no, makakuha, mag-bisaya, idol, di ba, idol? Oh, pero pwede sa mag-Tagalog, grabe itong si Miss Daisy. Bakit grabe? Hindi ko alam, idol. Sukat para sa gamay pa siya, idol. Ano ay batasan niya? Nung maliit pa siya, ganito na talang ugali niya. Okay, binangga mas kung papa ko. Dahil mahal siya ng papa niyo. Okay, isang babae lang, ito kami mga lalaki. Oh, karon? Niya, gabi siya ka ng spoiled ka sanan ba, murag, yan gusto nga. Totoo ba na itong si Elorde ayaw ipakiusap yung mama mo kay Daisy? Normal man, Daisy. Wala mang away yan dito sa balay, sir. Sinong masama sa kanya, si Elorde o si Daisy? Si Daisy, sir. Grabe, sir. Kaming tanan, sir. Walong, pros kontra niya, sir. Kayo ng lahat yang, kalaban niya. Di kanang dalawa lang ang yang nasukuanan, gi-suportaran niya, binigyan ng mga pira. Kaming lima, wala kami mapadala niya. Wala kami silbi, wala kami mukha niya, mudapig niya ba. Okay. Kaya niya, panggubot. Agad. Pero bakit sinindihan niyo ng kandila itong picture niya? Ito, sir, dugay. Sir, totoo na, sir. Totoo na. Dugay na kanila, sir. Bakit kaya nagsindi ng kandila sa harap ng picture niya? Si Mama rin na, sir. May makatubagan na, sir. Huwag may kibawa na, si Mama rin. Tungo sa dyan, kayo ubus tingali, gali kami, huwag kayo bawa na, gipusa na ni DC.
ng sitwasyon bro. Magpa-investigan na lang kami sa pulis. Oh sir, okay na sir, mas maayo sir. Para maliwanagan ko ng lahat sir. Kaya until now, bisan ako mga tiya gani sir, mga kuan, pwede mo testify, bisan pang iyang anak sir. Sige, okay. Sige, magpa-investigan kami ng pulis. Magpapadala kami dyan. Huwag niyo ibababa ang telepono para tatawag kami sa pulis at saka sa MSWD. Okay? Alright, okay, salamat. Sir. Thank you sir. Salamat. Okay. Okay. Miss Daisy. Yes sir. For the meantime, we're going to call the police and have them investigate it. How's that? Okay, sir. No problem, sir. Let's go investigate. You said you're an owner of a multi-million company. What kind of company is that? I own a shipping company. Shipping company. We transport exotic cars nationwide, Hawaii and Canada and Alaska. Oh. So I own a shipping company who transport vehicles all over the world. What kind of car is this? Lamborghini, Ferrari? Ferrari, Rolls Royce, Porsche, and Rolls Royce. All kinds of cars. Oh, okay. Ferrari, even Ferrari. Yes. Ferrari. Oh, okay. Eh, talaga naman. Big time nga to si Madam. I own a storage facility po, sir. I have 3 bases. I own storage facility for exotic cars in Texas. Wow. Okay. And silos lang si Lordy, sir, right. Kasi si Junior, sir, the junior, I help one brother that I didn't speak for 5 years. I help him, and I put his wife in the hospital right now for all surgery. I help everyone of my family, sir. Tagalogin ko na lang, baka magalit si Manin, sir. Yung mami nyo po, ayaw kayong kausapin, maging yung mami nyo, mukhang meron pong tampo sa inyo. So paano namin kayo mamatulungan na mismo mami ninyo kayong ayaw kausapin at ito may picture yung mami ninyo nagsisindi ng kandila at sinusunog po yung picture ninyo. Oh no. Oh sir, kasi ginawa yun ni LD sir, ginawa kontrolado yun si ang mother ko sir, kontrolado yun ng brother ko sir. Kasi yung mother ko sir, have 68,000 peso a month from my father's pension. My father is a retired major police. My mother, my 68,000 peso. Siya. Okay. May picture dito na kung saan itong nanay niya nagsindi ng kandila at sa harap ng kandila yung picture ni Madam. Yes, at sinusunog yung picture. Mm-hmm. Para hindi ko maintindihan to. Ba't nagkaganito? Sabi ng mama ko, sir, sorry daw yung ginawa niya kasi hindi daw nila alam. Akala daw niya joke-joke lang yun. Sinindan ako ng asawa ni Ildi. Asawa ni Lordy, sir. Mga salbahe yung sir. Nag-jealous yan sa akin, sir. Kasi sir, gusto nila, palagi ko silang dala ng pera, every month. Gusto nila para akong BDO. BDO ako sa kanila. ATM kasi ako sa kanila, sir. ATM. Okay lang yan sa akin, ATM. Pero bawalan ako ng tawag ng mama ko. Hindi daw ako pwede tatawag sa landline na binabayaran ng mother ko. Hindi yan balay ni LD, balay ng mama ng papa ko na ako mismo ang nagtulong ng father ko to build that house. Ako nagtulong ng father ko. Papapatunayan mo yan, ma'am, na pera mo ang pinangtustos mo sa pagpapatay ng bahay na yon? Oh yes sir, patunayan ko yan sir. Meron akong mga okay. Alam nila lahat, sir. Nag-jealous lang yan sila, sir. Kasi si Junior, ni Cassio Sanchez Junior, ang palagi kong natutulungan. Okay. Attorney Garrett. Yes, sir, Rafi. Okay, meron akong tanong. Itong yes, si Miss Daisy, meron siya mga patunay na pera niya ang pinangtustos sa pagpapatayo ng bahay ng kanyang parents na ngayon ay tinitirahan ng mga kapatid at nung nanay na byuda. Now, yes, si nanay ayaw ipakiusap nito mga kapatid. So, ang isang lunas dito na nakikita ko is palayasin itong mga kapatid na matitigas sa ulo na ayaw ipakiusap sa kanya nanay niya. Kaya niya bang gawin yon? Pwede ba siya magdemanda? Pwede niya palayasin mga ito dahil pera naman niya pala yung pinantayo sa bahay? Yes, sir. Kaya niya po magdemanda. No? First of all, ang gusto ko muna i-establish dito, sir, is nag-research ako kay Daisy Wells. It would appear na capable nga po siya na bigyan sila ng pera. Kasi she is listed sa America as the corporate owner with her husband ng New World Auto Transport. So mukhang totoo nga po na owner siya ng isang malaking corporation and kaya niya nga bumili ng bahay. Ngayon kung masubstantiate niya po ito in court by showing receipts, then yes sir, kaya niyang i-eject lahat ng tao doon dahil by tolerance lang naman po ang kanilang pagsistay, sir Rafi. Ayun, at
Tama itong sinasabi ni ma'am na humingi ng pera, bina-blackmail siya, pag hindi magbigay ng pera, hindi papakiusap yung mama niya. So, yes, sir. Mukhang ang basa ko po dito is may mga favorite siyang kapatid, which is natural lang naman sa family na malalaki, no? And yung mga hindi niya ata nabibigyan, ito yung nagko-conspire against her para i-deny yung contact sa kanya with her mother, Sir Rafi. Okay. So, ma'am, sige. Magdidemanda po tayo. Dito, okay, mag-ano po kayo, execute kayo ng affidavit na para yung pong, kung sino yung gusto niyo representante rito, na meron ka bang makausap dito na mag-represent sa inyo, yes, para i-demanda sila? Yes, sir. Meron ako, sir. May number po ako, si Junior. Kukontakin namin. Okay? Okay. Thank you very much po, Madam Daisy. Thank you po, sir. So, narisa sa ganito yung nagarit. So, she's telling the truth. Mm-hmm. She's ultra rich. She's very rich. She's very wealthy. No wonder. Kaya pala talagang Inglesera siya. Mm-hmm. Lahat ng sinasabi niya, kanyang panindigan. Paimbestigahan po namin to. And then, pakakasuhan ang dapat kasuhan, palalayasin ang dapat palalayasin. Sir, gumawa kami ng research tungkol doon sa kapatid nyo. Oo, yan. Okay. Maganda, sir. Research mo, sir. Yes, nag-research ako. Maganda. At ang na-research ko, hindi maganda para sa inyo. Kasi lumilitaw, sir, na talaga namang super milyonaryo itong kapatid nyo. Sobrang yaman ito. Ano, sir? So, ibig sabihin, hindi siya gagawa ng mga bagay-bagay na para siraan lamang kayo sapagkat siya ay nang walang dahilan. Dahil ang dami ng pera nito. Ibig sabihin, sobrang abala to sa kanyang negosyo. Hindi niya sasayangin yung kanyang oras para makipag-away lamang sa inyo nang walang katuturan dahil sa sobrang yaman nito. Sir, hindi man kami naghanap ng away sa kanya. Siya lang ang nag-gawa ng away, sir. Sir, hindi po siya hindi siya pwedeng gumawa-gawa ng istorya kasi ang sa kanya, makausap lang yung mama ninyo. Kahit na sinong tao, kahit na anong yaman niya, nandun pa rin yung meron siya pagmamahal sa kanyang nanay. At ito nga yun, mahal niyang nanay niya, namimiss niya, kaya gusto niya sana makausap. Kaya lang, pinagkakait ninyo at gusto niyong perahan siya. Tinatawag niyo siyang balyo. Samantalang meron kayong picture doon, ang ginawa niyong balyo yung nanay niyo. Yung nanay niyo, nagsisindi ng kandila at sinusunog yung picture ng kapatid niyong si Daisy. Eh, sinong balyo doon? Bakit mo kasi, yung nanay mo, pinaluhod mo sa harap ng picture nitong si Daisy at nagsisindi ng kandila at then later on, yung picture ni Daisy, sinusunog. Sir, hindi yan totoo, sir. Hindi, militrato, sir, eh. Nakaluhod yung nanay mo doon sa picture na may kandila. Iwan ko anong ginawa nila. Nagluhod si mama doon. Ito yung nanay ninyo na brainwash nyo, ako'y naniniwala. O sige, sir. Ngayon, sir, darating okay. Yung mga pulis dyan. Okay, sir. Pag napatunayan na yung pera na ginamit sa pagpapatayo ng bahay ay pera po ni Daisy, ako po mismo ang gagawa ng lahat ng paraan na para mapalayas ka dyan. Mas maganda, sir. Now, sir, ganito, sir, dahil magkapatid kayo, pag-ayusin ko na lang kayo. Si Daisy, sir, wala siyang motibo laban sa nanay nyo kasi marami siyang pera. Hindi pwedeng gusto niyang makisaw-saw sa pera ng nanay nyo or gusto niyang perahan kayo. Hindi ganun eh, dahil marami na siyang pera, sobrang dami. Okay, sir. Sa totoo lang, sir, sinungaling yan talaga, sir. Hindi yan totoo, sir. Then, kung mapatunayan siya na hindi totoo, hindi na namin siya tutulungan. Ang gusto ko lang dito, sir, payagan natin siya makausap ang nanay nyo. Sa kang mama yan, sir, galit. Hindi, sir. Wala. Eh, kasi sinusulsulan nyo raw, sir. Nagsusulsul hindi kayo. Hindi yan totoo, sir. Halos araw-araw sila video call, sir. Yung sabi niyang 9 months, halos araw-araw, sir. Ala! Nay, okay lang ba, Nay? Sinultianay ka mo ng anak mo. Pirmi, adlaw-adlaw, okay? Okay, that's good. Huwag na kayo mag-away ni Daisy. Huwag mami mag-away. Bisa't si Daisy gali, maayo na, maayo mami. Niya, muting kalit man na siya. Kuan, tutulpungan, duan. Okay pala kayo, okay. Nay, tanong ko, ngaano ka man nagsindig kandila sa litrato ni Daisy? Ba't ka nagsindig ng kandila sa picture ni Daisy? Adlaw minatay ito, adlaw minatay. Araw ng patay. Akong usap apo, nagkakita ako ng litrato na gising-gising. Nakakita ka ng picture niya. Okay. Joke. Okay, joke lang yung pagsunog mo ng litrato ni Daisy. Okay. Sino nagturo sa'yo na mag-joke na sunugin yung litrato ni Daisy habang nakaluhod ka at may kandila sa harap mo? Sino nag-utos? Kisa man nagsugo? Kaya luminatay mo na timing man. Timing dahil araw ng patay. Pagkat ko pagkatagandila sa agdan na
Pero nay, hindi man maganda nay, maot man na kay kanang kanag buhi magsindihan mo kandila na dili man na maayo, pangit man yan nay, hindi maganda yan. Nag-sorry ka na. Joke. Pero nay, hindi po dapat gawing joke yon, na gagawing mong patay ang anak mo na buhay pa. Lagi na usay na sapot-sapot na siya. Ay sinumpong-sumpong, wala po siyang sumpong nay. Ang may sorry na ya, ang may sumpong kayo kasi magsisindi kayo ng kandila at ginagawa mo siyang patay samantalang buhay pa siya, pero sabi mo joke-joke lang. Eh hindi dapat ginagawa ang biro yun nay, yung ganun. Mali po yun nay. Oo. Okay, so nay. Okay, hindi mo na alam. Sino man nagsugo sa imo? Kinsa man nagsugo sa imo? Ako lang. Ikaw lang. Ako ang binuangan. Wala nang utos. Ikaw lang nag-joke-joke. Okay. Okay, ganon. Nay, pwede ba i-stop na natin ang joke-joke? Ay, napag-joke-joke. Magbati na ka mo ni Daisy. Hindi na kay tiguan ako. 80 na akong edad. Oh, 80 at matanda ka na. Hindi ka na mag-joke-joke. Okay. So, ayaw na, nay, ha? Please, palihog. Ayaw na pag-joke-joke. Ha? Oh. So, pwede ba, nay, adlaw-adlaw, araw-araw, mag-usap ka mo ni Daisy? Oo, bago lang eh. Okay. Pagkausap ni Daisy, ikaw, pag magsultianan ka mo ni Daisy, kanag walang uban mga iyang mga igsoon, walang kasama ang mga patid niya pag nag-usap kayo ni Daisy. Wala din na sa gilid mo ang iyang mga igsoon. Ano ba sudbay? Ang uban sa mga kapatid malagi sa Hinoon. Si Lordy, pwede makausap nay. Oh, Lordy. Lordy, kausap ko yung nanay mo. Oo. Tinanong ko siya bakit niya ginawang patay si Daisy na buhay pa naman, nagsindi siya ng kandila. Sabi niya, joke-joke lang daw niya. O, yun sinasabi niya. Oh, di ba masama yun, sir? Para sa akin, masama. O, kung joke-joke lang, masama yan. Pero nangyari na yan. Okay. Sila lang nakaalam, matagal naman yan, sir. Matagal. Okay. Sino ba naman ang hindi magagalit, sir, na makikita yan niya yung kanyang litrato, ginasindihan ng kandila? Sir, yung may tira sa ulo, sir, narinig lang yan sa doon pa na sa Singapore, sir. Parang na-admit na siya, sir. Kaya palagi siyang ginagawa niya, away. Walang dahilan, away. Meron ako, sir, proposal. Oo. Akong bahala kay Daisy. Pwede ba, sir, magbati-bati na lang kay magkakapatid? Willing me permit, sir. Wala okay. Nang away dito, sir. Good. Ma'am Daisy, okay. Ito, kausap ko lang kapatid mo at saka mami mo. Pumapayag sila makipagbati na sa'yo. At payag si Sir Ilorde na araw-araw kang tumawag na ngayon mula ngayon sa mami mo at papayagan ka na niya ng walang paghadlang galing sa kanya. He needs to move out. So my other brothers can also visit my mom. Not just me. I have two other brothers. Not allowed to go there. Ah, hindi niya pinapayagan makapunta doon sa mama mo? Yes, kasi si Elordi mag-jealous siya kung akong my mother magbigay ng pera sa ibang dalawang kapatid. Anong pangalan po noon, Ma'am Daisy, nung dalawa niyong kapatid? Renato at Fernando. Oh, bakit mo hindi pinapayagan si Renato kasi Fernando na mamasyal diyan kay mama mo? Sir, hindi yan totoo, sir. Yung mga anak ni Renato, sir, inaaway ni Daisy. Grabe inaaway, sir. Ang gusto kong mangyari, si Renato, si Fernando, araw-araw, kahit anong oras, makabisita ng mama natin. Ikaw, hindi ka pwede kontrolado ni mo si mama. Si mama mismo magsabi sa akin na ikaw, ang pinakasalbahis ng anak, you have threw everything. You threw my picture, you threw my picture in the house. Ang gusto kong mangyari, walang mga may asawa na dapat kamo hindi na kayo mag-stay sa bahay ng mama natin kasi meron na kayong apo, meron na kayong mga anak at doon kayo titira sa bahay niyo na pinapatayo. Ah, okay. Ko ako na. Wala pa kong bahay, sir. Akin yan, sir, sa taas, second floor. Hindi, sir. Sabi naman, Daisy, meron ko sariling bahay. Nasa rin sarili mong bahay? Para, sir, second floor ang sarili kong bahay, sir. Iba to sa mama ko, iba sa taas. Ma'am Daisy, yung bahay ng tinitira nila ngayon lahat, pera mo yan ang pinagpatayo mo. Oo. Yung bahay niya nakatira dyan, pera ko at sa papa ko. Si Daisy, sir. Si Lordy.
Wala kay trabaho, LD. Wala kay trabaho. Yung kapatid ko, si Ganggang, Rini, hindi na napunta rito, sir. Inaway ni DC. Yung mga anak, inaway ni DC. Iwan ko, bakit ako may kasalanan? Hindi yan totoo, tanungin sir. Si hindi yan totoo. Tinulungan ko yung mga tao dyan. Dito, hindi mama ko, sir. Totoo. Tanungin mo. Mag-imbisigan kami tulang sinabi ko, pag napatunayan na talagang yung bahay na yan ay bahay ni Daisy, siya nagpatayo niyan, then yung pulis at saka barangay ang magpapalaya sa iyo dyan. Okay, automatic. Mapapatunayan niyan kasi magpapakita siya ng mga resibo sa amin, tapos yan. Ipapakorte natin pag lumitaw na talagang siyang naggastos dyan sa bahay na yan, then papalayasin ka namin dyan. Mayroon siyang ginagawa ditong pininturahan niya ang harap, sir. Magkano lahat ng gastos mo, Ma'am Daisy? Lahat ng bahay, construction sa'yo? Lahat-lahat, sir. Nagasto ko, sir, 100,000, sir. Peso, sir. Magkano po halaga ng bahay, Ma'am? Siguro ng bahay, sir. Mga 200 siguro yan, sir. Magpapa-imbestiga na lang kami kasi kaya ko namin tinawagan ulit kayong dalawa. Kasi gusto ko magkabati na kayo. Ma'am Daisy, ayaw mo magpabati na lang kayo nitong si Elorde? No, sir. Dapat aalis siya, sir. Kasi sa bahay sa asawa niya, sir. Magpapadala po kami ng investigador dyan, sir. Saan po saan bang probinsya to? Malapit naman dami, sir. Cebu. Medyo maraming COVID na ng COVID dito. Hindi muna, magtawag-tawag na lang muna kami. Kasi sa Cebu, medyo may kunting problema dyan, sir, ha? Ayaw muna. Magtawag-tawag na lang kami sa telepono. Okay. Ma'am Daisy, magtatawag na lang kami muna sa barangay, sa police, MSWD. Mag-imbestiga kami tapos padala niyo po kami ng mga resibo ng inyo pong pinagawa sa bahay. Yes, padala ko mga resibo, sir. Padala ko sa mama ko. Padala ko yung mga resibo. Apo, sige po, ma'am. Si mami niyo po, willing na makipag-usap na sa inyo araw-araw. Okay, sir. Salamat po, sir. Ano kaya, ma'am, kung kalimutan nating nakaraan, magbati na lang kayo nitong si Sir Elorde, pwede ba, ma'am? Ayaw na lang, sir. Una, ma'am, matanda na yung mami nyo, 80 years old na, matanda na rin po kayo. Mas maganda, ma'am, siguro magbati-bati na lang kayo. Ilan taon na kayo, ma'am? I'm 48. 48, bata pa si ma'am. Kayo, sir, ilan taon na po kayo, sir? 62 po, sir. Senior na si sir. So, sir, makipagbati ka na lang sa kapatid mo. Sir, wala nang problema sa akin, sir. Hindi ako nagawa-gawa ng kwan, sir. Hindi kami nag-away. Ngayon lang may nag-away. Pwede ba, ma'am, pagbigyan nyo ako na magbati na lang muna kayo? Let's try it for a few days. And then after a few days, pag hindi ho talaga nag-work, pero imo-monitor po namin yung kaganapan sa inyo pong pagbabati. Kapag na-monitor namin na talagang wala ng pag-asa, then kami na mismo nga atras. For the meantime, baka pwede nyo kaming pagbigyan. Eh, gusto namin na magkakabati-bati kayo, lalo na malapit ng Pasko. Pwede ba, ma'am? Okay. Hi, salamat. Yes, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much, ha. Sige, ma'am. Imo-monitor po namin, ma'am, yung magtatawagan kayo ng mama nyo, tapos kayo ni Sir Elorde, at malapit ng Pasko. At gusto ko masaya tayong lahat. Okay, sir? Sir Elorde? Ay, salamat. Palakpak yan. Ay, praise the Lord. Thank you. So, Ma'am Daisy, bati na tayo. Christmas na, ha? Okay, sir. Pagalahan ko na lang yan sila ng Lamborghini. Okay, sir. Wow. Tawang na, sir. Sir, ayan o, Sos Mariosep, nanindig yung balaibo ko. Padadalan daw kayo ng tigi isang Lamborghini. Oh. Wow. Iyan mo pong idol, sir. Alam ko, sir. Mahal na mahal ako niya, sir. Alam ko. Sir, alam mo magkano yung isang Lamborghini? Mayroon pa yung utang sa akin, sir. Oh. Ha? Paano magka-utang to? Yan daming pera to. Bigyan daw ko niyang motor. Hindi pa nabigay. Oh, ma'am. Nasaan na yung motor na promise mo? Nasaan yung motor? Anytime silang pito na brothers, seven brothers, I will buy them. Ma'am, akong testigo, ha. Nangako ka sa akin na padadalan mo lahat ng kapatid mo ng motor. Ma'am, pito sila padadala mo ng lalaki. Ma'am, padadala mo si Lorde ng ano, ng motor. Sige, sir. Sa Christmas, sir. Christmas. Aha. No problem, sir. Monitor ko yun, ha. Ayan, sir. Sir, akong testigo, sir. Akong testigo. Padadalan kanya ng motorsiklo. Akong testigo. Oh, thank you. Ha, sir, ha? Pag hindi niya pinadala sa iyon, sisingilin ko siya. Yes. Oh, di ba? Bati na kayo. Ayo. Wala kami problema, sir. Para lang kuan panaginip lang to, sir. Ayo. I love you, DC. Oh. Sa totoo lang, sir, hindi talaga may nag-away, sir. Hindi. Sa totoo lang. Cross my heart, sir. Love you long time. Ayo. Tapos ang problema. Yan. Yes. Mama. Okay, ma'am, sobrang thank you, mama. Pinasaya niyo po ako. Thank you.
Ma. Sir, thank you, Sir Elordia. Ma'am, oh, salamat po, Mama. Salamat po, Sir. Kami po ang magmamonitor. Sige, ingat po kayo, Sir Elordia. Thank you po. Thank you, Sir. Sa Christmas, Sir, darating dyan yung motor. Okay. Ma'am Daisy, sobra-sobrang thank you, Ma'am Daisy, ha? At nakipagbati ka, ha? Okay. Thank you. Tapos, pwede niyo tawagan yung nanay niyo araw-araw. Okay, okay. Mamonitor namin yan. Pagkatapos, okay, yung motor ni Sir Elordia, para lang matuwa, papadala mo. Yes. Ayan. Mama, saludo ako okay, sa'yo. God bless. Ingat, ma'am. Okay. Yes, sir. Thank you. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Yung? Natapos ang isang problema. To God be the glory. Rapitul po isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalabang ka ng patayon kahit yung sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Subscribe po kayo sa YouTube channel ni Idol Rafi. Meron na po itong 14.3 million subscribers. And syempre, para lagi po kayong updated sa mga videos ni Idol Rafi, huwag na huwag niyo pong kakalimutan yung bell button po sa gilid. Pindutin niyo po dyan yung options and i-click niyo po yung all para po updated kayo sa mga videos namin araw-araw. Mga taong sumuko na sa buhay, ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo.